Ang masasabi ko lang sa'yo, Diwata, yung bilis ng pag-angat mo, siya rin bilis ng pagbulusok mo. Tandaan mo yan. Sa totoo lang, Diwata, na-inspired ako sa'yo. Dahil nakita ko yung mga kwento ninyo, ang buhay ninyo kung saan kayo nagaling, at paano kayo ang senso. Isa sa mga pinagpupukaan na natin ng lakas na inspirasyon, na hindi man maging kagaya nyo, ay umasenso kayo. Gusto kong ipakita ito sa maraming tao na nagsusumikap din ako, umita, nagsusumikap din ako, pasensyo. Natignan na tularan ang pagkakaroon ninyo ng pagpupursige sa buhay. Hindi ang mga kinagawa, hindi ang tsura o kung anuman, kundi yung puso, yung damdamin ninyo. At totoo, una sa mga tao, sa lahat sa pangarap ng gusto. Maraming tao ang nangarap, pero hindi naman gumagawa pa ng pangarap. May mga tao na hindi alam kung paano sisimulan, at may mga tao naman na puro pangarap lang. Mas marami ngayon ang nakikisaw-saw sa iba. Mas marami ngayon ang pinipilit na sumali sa kasikatan ng iba para mas kumita sila, para mas nakilala sila. Pero itong video na to ay para sa'yo. Nais ko lang naman ay makarating naman sa'yo na may mga taong sumusuporta sa mga ginagawa mo at manatili ka mo magpakatotoo. Sino ka noon, ganun ka rin sana. Dahil kung hindi ka mag-iingat sa mga taong nakakasama mo araw-araw, sa mga tao na kala mo kaibigan, ingat ka. Dahil hindi lahat nakatingin sa magandang ginagawa. Hindi lahat nagbabantay sa mga pangit na kalalabasan ng mga ginagawa. Tama sila kung minsan nagagamit ng popularidad. Ibang tao ka, hindi ka naman kilala, hindi ka pinupuntahan. Pero kung sumikat ka, ultimo senador nagpunta sa'yo. Bakit kaya? Ano ba talaga ang tunay na dahilan? Bakit nila ginagawa yun? Gusto ba nilang makita ang iyong kagandahan? Gusto nilang makita ang iyong success? O kung anong meron na nagpasikat sa'yo? O gusto lang nilang sumukan tikman ang Paris overload? Pero ano nga ba ang nagiging curiosity sa isip at utak ng iba? At bakit nilang ginagawa yun? Sana, yung blessing na dumating sa'yo ay pakaingatan. Dahil hindi yan dumating, labas na lang. Pinaghirapan nila. Pinagsikapan nila. At kung ano man ang nakita sa'yo ng may kapal, yan ay dahil sa maling sa puso. Sikap ka, naging matulungin ka sa mas maraming tao, sana yun ay hindi magbago. Naniniwala, napatuloy na naniniwala at kinikilala sa Diyos. Yun ang magandang part. Dahil hindi lahat ng tao, pagkatapos masenso, nakakabalik pa. Nakakabalik pa sila dun sa lugar kung saan sila dapat. O dun kung saan sila, kung saan ang kinalalagyan nila. So, sa'yo Diwata, ang mga sabi ko lang ay magpatuloy ka lang sa tao. Huwag mong hayaan mawala yan. Huwag mong hayaan na manapang pala iba. Huwag mong hayaan na matalo ka sa kahinaan mo. Hindi ka nakalakasan sa Diyos. Dahil napakaraming tao ang pipilitin at sisikapin nila kumangan at ibababa. Gagamit dyan nila ang nanan. Lagi dyan, muna-muna na yung babae nito sabi, hindi masarap ang loob mo, hindi masarap ang overload parish mo, lalong bigit ang sikid dyan mo. At naghahanap siya sa halagang 120, 100 pesos ng masarap sa inaasahan pa na masarap. Which is, ang iba naman, nagpunta ron dahil kinagigiliwan na makita ka. Lutuin mo, sikid dyan, overload parish, na alam namin na halos pare-parehas lang naman ang lasa niya. Wala namang pinag-iba talaga yan. Ang nakaka-enjoy lang ay yung makita at tamaan ng camera. May kakaiba. Bakit? May 120 unlimited rice. May soft drinks pa. May sabaw pa. Ngayon, ang masasabi ko dyan, tuloy ka lang. At patuloy na humingi ng talino sa Diyos para madagdagan pa ang negosyo. Hindi tayo basher, no? At hindi ko rin sasabihin kakampi ako. Pero sa nakikita ko ngayon, sa nangyayari sa paligid natin o sa sitwasyon mo, ay sobrang dami na ang nakikisaw-saw. Sobrang dami na ang dumidikit sa'yo. Diba? Bulang na nga lang ang presidente. Pero, hindi naman lahat ng popularidad na tao, halos kompleto ka na. Nagpunta na sa'yo. Iba talaga, totoo no, sinabi mo, kapag sikat ka, kapag may pera ka, kapag kilala ka, dumadami kayong bigyan. Dumadami rin ang naingit sa'yo. Dumadami rin ang ahawin. Pero ano importante, yung magpatuloy ka. Yung magpursingi ka pa rin para makumapay yung talagang gusto mo sa buhay. Pinagamit ka nila para sa tagumpay nila, gamit ka para makilala sila, gamitin mo din sila para manatili ka. At kung ano man ang problema ang kakaharapin mo, huwag ka mag-iisip na nag-iisa ka. Dahil maraming tao ang nasa likod, tao ang umaasa sa'yo. May mga tao na naniniwala sa kaya. Kung butig nga ng mga tao na inira sa'yo, bagkos ay matuwa ka. Dahil ibig sabihin, umaagad ka. Ang dalangin ko pang sa'yo, Diwata, ay patuloy kong bigyan ng Panginoon sapat na talino at kalakasan para pag
labanan ang bawat pagsubok na darating sa iyo.